Hello mga kababayan, kasama ko po ang ating Presidential Legal Counsel na si Sexal Panelo. Sir, update niyo naman kami sa inyong press statement patungkol dito sa yung pag amin di umano ni Pangulong Duterte na my only sin is EJK, at dahil po dyan ay naging headline ito ng mainstream media sa Pinas at sa international media. At dahil dyan sa kanyang statement ay itong mga oposisyon na nawagan sa International Criminal Court na i-convict na raw si Presidente dahil sa kanyang self-admission. Pwede po ba yun, sir? Alam mo, yung nakakuha na naman sila ng armas kay Presidente. Pero yung salita niya yun, kailangan you should look at that in the context of one, of his governance, and number two, his fight against drugs. Ang sinasabi niya, maraming issue laban sa isang prince, isang leader ng bansa, kagaya niya. Kaya di ba yung bago niya sinabi niya, ano, nagnakaw ba ako? Hindi. May pinakulong ba ako? Hindi. Kasalanan ko lang yung extrajudicial killing. Ang ibig niya sabihin, ang pwede ko lang masabi yung kasalanan, yung issue against me on that aspect of EJK, yun ang ibig niya sabihin doon. Hindi yung inaamin niya, wala siyang inaamin. Tandaan mo nung first one speech niya, sinabi niya na, I'm declaring war against drugs. Those who abuse authority will have hell to pay. Ibig sabihin, hindi niya ito tolerate. Kaya kakaroon lang po ng extrajudicial killings dahil yung mga miyembro ng sindikato, nagkakaunsihan sila, kaya nagkakapatayan. Isa yon. Pangalawa, meron yung mga sumuko kasi sa gobyerno. Daang libo yon. Tinuturo nila yung mga drug pushers, mga drug lords, mga distributors. So, siyempre, to protect themselves, papatay nila yung mga whistleblower. Yun yun. Pero definitely, the president is against this. Indeed, state-initiated yung mga sinasabing drug killings. Sila-sila yung nagpapatayan. Sir, hindi ka ba naiirita? Ikaw bilang napakamagaling at matalinong attorney dito sa mga nagmamagaling na sapat na raw na ebidensya yun para i-convict si Pangulong Duterte. Hindi, na-amuse ako sa ignorance nila. Ayan. Mensahe na lang po sa mga kababayan natin na patuloy pong pinagtatanggol si PRRD at ano po yung magagawa ng bawat Pilipino. Hindi. Ang mensahe ko sa mga kritiko, kahit anong gawin niyo kay Presidente, eh nakikita niyo naman yung survey sa SWS, overwhelming yung approval ng rating niya kaugnay sa pakikidigmaan niya sa droga, sa illegal na droga. Kaya tanggapin niyo na, sabi ko nga doon sa aking statement, sa halip na tingnan ninyo itong anti-drug campaign bilang isang crime against humanity, dapat view it, tingnan ninyo, bilang isang forceful legal method to save a generation from addiction and ruin. Baka sakali, pag ginawa nyo yun, baka yung sarili nyong pamilya ang sinasalba ninyo dito sa illegal na droga. Salamat po. Mensahe na lang po sa mga supporters natin. Sa mga supporters naman na yan ni Presidente, huwag kayong magpapadala sa mga kalaban. Basta patuloy nyong support ng si Presidente sapagkat napaka-swerte po natin na mayroon tayong isang presidente hindi lamang matapang, hindi lang malasakit, kung hindi halos binibuish niya na ang buhay niya para sa kapakanan ng ating bayan. Maraming salamat po, Presidential Legal Counsel Secretary Sal Panelo. Thank you.